السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ويا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد Ang lahat ng papuri ay sadyang para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na siya pong Panginoon ng lahat at lahat-lahat ng nilalang. Lagi-lagi ay ating pinupuri at ating pinasasalamatan ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo po na kamusliman sapagkat wala pong kasing swerte ang bawat muslim. Nilikha tayo ng Allah na pumipintig sa ating mga dibdib ang pananampalataya sa la ilaha illallah, pananampalataya na walang Diyos maliban sa Allah. Sino man ang patnubayan ng Allah ay walang makakapagpaligaw at ganun din po na sino man ang kanyang hayaan sa pagkaligaw.
wala rin pong makakapaggabay sa matuwid na landas ng Islam. Mga kapatid, sa pananampalataya, ano kaya ang buhay ng isang tinaguriang Muslim kung wala siyang salah 5 times a day? Ano kaya ang magiging buhay mo dito sa mundo, lalo na sa kabilang buhay, kung wala kang salah 5 beses at ang iyong salah Biyernes lang? Magandang tanong. Tandaan po natin na ang salah susi sa paraiso. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu miftahul jannah." Sala ang susi sa paraiso. Kapag wala kang sala, kahit na magsyahada ka pa 1,000,000 times, useless. Walang kwenta. Pumasok ka halimbawa sa Islam, magsyahada ka, bigkasin mo. Ngunit kung wala kang sala, useless ang syahada, useless ang zakah, useless lahat ng gawin mo sa buhay mo, sadaka useless, hajj useless, fasting useless, hajj useless, kahit na mag-jihad ka pa, useless pag wala kang sala. Lahat po yan useless, walang kwenta. Sala ang pinakamahalaga. Ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito. Ito ang ating pinakamisyon. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. At hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao kung hindi para sambahin ako, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pinaka number one mission mo dito sa mundo, salah. 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 Pag wala kang salah, ano ang saysay ng buhay mo dito sa mundo? Para kang hayop. Ang isang salah na pinakaingat-ingatan mong mabuti, pasaporte, upang ikaw ay mamuhay ng marangal sa paraiso. Alam ninyo mga kapatid, sa pananampalataya, lagi-lagi natin naririnig ang tungkol sa salah ng mga khutbah. Pero hindi natin siniseryoso. Ngayong araw na ito, isa-isahin natin sa inyo ano ang mga punto na dapat nan inyong marinig. Bagamat masakit sa tenga, pero kailangan marinig natin lahat. Tandaan ninyo, kapag ang iyong pamumuhay ay iniingatan mo ang iyong mga sala, ito ang pasaporte mo sa kabilang buhay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ. At ang mga yauna iniingatan nila ng husto ang kanilang mga sala, ulaika fi jannatin mukramun, sila ang mga yauna mananahanan sa paraiso ng mararangal. Ibig sabihin mga kapatid sa pananampalataya, itong sala ang kauna-unahan na itatanong sa atin sa kabilang buhay. Hindi ka tatanungin anong degree, ilang degree natapos mo. Hindi ka tatanungin ilang bilyon ang pera mo sa bangko. Ang unang-unang itatanong sa iyo sa araw ng paghuhukom, tandaan mo yan, sala. Kapag ang iyong sala pasado, lahat ng mabubuti mong gawa pasado. Ngunit kapag ang iyong sala bagsak, bagsak din lahat ng kabutihan mong gawa. Bilang katibayan, ang kauna-unahan nagawain, nakukwentahin ng alipin sa araw ng paghukom ay ang sala. Kapag ito ay mabuti, lahat ng gawain niya ay magiging mabuti. At kapag ito ay masama, ang lahat ng kanyang gawain nagiging masama rin. Useless. So kapag binigyan mo ito ng diin sa buhay mo, karamihang Muslim, 95% na Muslim walang sala. 95% ng Muslim sa buong mundo walang sala. Less than 5% lang ang nagsasala 5 times a day. Paano mangyayari sa buhay mo, kaibigan? Sige. Itong kutba natin ngayon ay talagang masakit sa tainga. Ngunit kailangan iparating namin sa inyo, busisiin namin sa inyo ng husto para po ikaw ay mabigyan ng babala.
Matapos natin sabihin sa inyo na ano ang sala, kaalagahan ng sala, pumunta tayo sa mga rulings tungkol sa pamumuhay na walang sala. Mula ito sa Fiqh Sunnah, Volume 1. At ganun din Fatawa Islamia ng Saudi Arabia. At ng majority ng Islamic scholars sa buong mundo, ano ang kanilang rulings? Ruling number 1. Kapag wala kang sala, sinadya mo na hindi ka magsala, pinabayaan mo ang iyong sala, wala ka namang valid reason para huwag magsala, ikaw ay lumabas sa Islam, kung tawagin kufur. Kufur, paglabas sa Islam. Ruling number 2. Sino man ang nahatulan na lumabas sa Islam, siya ay kafir. Ibig sabihin ng kafir, hindi mananampalataya. Hindi ka naniniwala sa Allah, hindi ka naniniwala sa Quran, hindi ka naniniwala kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number 3. Ruling number 3. Lahat ng Islamic scholar sa buong mundo nagkakaisa na kapag sinadya mo na talikdan mo ang salah, ikaw ay nagkafir. Ano ang batayan? Hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Ang kaibahan natin sa kanila, ibig sabihin na kanila mga kuffar. Ang kaibahan natin sa kanila ay ang sala, kung kaya sino man na pabayaan ito, siya ay nagkafir. Masakit ito sa tenga. Ngunit kailangan kapatid, huwag sumama ang loob mo. Dapat mga matuwa ka dahil may nagpapaalaala sa iyo. Isa pang hadith na nagpapatunay sa pagitan ng tao at ng kafir at ng musyrik ay ang pag-iwan ng sala. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bayna rajuli wa bayna syirki wal kufri tarku sala. Sa pagitan ng tao at ng syir at ng kufur ay ang pag-iwan ng sala. Muslim, Sahih Muslim, Hadith 82. Mga kapatid sa pananampalataya, ito ay kinakailangan seryosohin natin ng mga Muslim. Dahil hindi mo alam, baka ito nang kahuli-hulihan mong Biyernes. Tandaan mo na sa tuwing magsasala ka, isipin mo, baka ito na ang kahuli-hulihan kong sala. Ilan sa atin na hindi na nakabalik dito ng Biyernes? Isipin mo yan. Kaya seryosohin mong buhay mo. Bayna rajuli wa bayna syirki wa la kufri tarku salah. Pagitan ng tao at ng syirk at ng kufur ay ang pag-iwan ng sala. Pag tinanggal mo ang sala, walang kaibahan si Maranao at si Kafir. Walang kaibahan si Maguindanao at si Kafir. Walang kaibahan si Arabo at si Kafir. Walang kaibahan si Tausug at si Kafir. Tanggalin mo ang sala, walang kaibahan si balik Islam at si Kafir. Pareho silang Kafir. Ito ang katotohanan. Ngunit binibiro-biro lang natin. Naalala natin ang sala Biyernes, sinasamba ninyo Biyernes. Bilang katibayan na kafir ang walang sala, sa kabilang buhay, ang magiging kasama ng mga hindi nagsasala ay mismo ang mga pinuno ng mga kufar. Sino mga pinuno ng mga kufar? Karun, Firaun, Haman, Ubay bin Kalf. Bilang katibayan, ito yung mga leaders ng mga kufar. Na kapag ikaw ay hindi nagsasala, ito magiging kasama mo. Kapag kasama mo sila, ibig sabihin, ikaw ay kafir. Bakit mo sila kasama? Bilang katibayan, sabi ng hadith ni Muhammad, sino man at
sino man ang iniingatan niya at isinasagawa niya ang kanyang sala, ito ay magiging liwanag at katibayan at tagapagligtas sa kanya sa araw ng muling pagkabuhay. Sino man ang hindi naingatan at hindi isagawa ang mga ito, ito ay hindi magiging liwanag, hindi magiging katibayan, hindi magiging tagapagligtas para sa kanya sa araw ng muling pagkabuhay. Magiging kasama na sina Karun, Firaun, Haman at Ubay bin Khalaf. Katibayan. Na kung ang kasama mo mismo ang mga pinuno ng mga kuffar, ibig sabihin, masakit pakinggan, pero totoo, ibig sabihin, ikaw ay kafir din. Bakit mo kasama mga kuffar? Mga pinuno mismo ng mga kuffar. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, seryosuhin mo ang buhay mo sa mundo. Ilan na lang kaya natitira sa'yo na taon? Huwag mong titignan sa edad. May bata na namatay na maaga. Mayroong matanda, matagal mamatay. Huwag mong titignan sa edad. May matanda, maaga namatay. May bata, matagal mamatay. Huwag mong titignan sa edad. Ilan taon na lang kaya natitirangin sa buhay mo? Wala nakakalam. Anong malay mo ngayong gabi? Schedule mo kay Malakal mo. At ayaw mo pa rin magbago para magderecho na mamuhay, na pagsamba. 5 times, araw-araw. Lifetime. Lahat ng pag-iwan, hindi nakakapag-kafir. Iwanan mo anumang gawain, hindi nakakapag-kafir. Ang nakakapag-kafir kapag iniwanan mo sala bilang katibayan. Ang mga kasamahan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nila ipinapalagay na pagiging kufur ang pag-iwan sa anumang gawain maliban sa sala. Lahat iwanan mo, hindi ka magiging kafir. Ngunit iwanan mo ang sala, ikaw ay naging kafir. Mga kapatid sa pananampalataya, ruling number 4. Pang-apat na ruling. Mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagbigay ng ruling. Yung mga binasa natin kanina ang nagbigay ng ruling sa mga ulama, mga scholar, mga malalaking ulama sa mundo, kasama mga scholar sa Saudi. Ito ang basahin natin, ruling mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa walang salah. Ang sabi niya, malapit-lapit na kahulugan, ang isang tao na hindi nagsasala ay kafir. Siya mismo ang bumigkas. Hindi binigyan ng interpretasyon ng mga hadith na rulings ng mga ulama. Hindi. Siya mismo nagbigay ng ruling. Mismo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tao na hindi nagsasala ay kafir. Abay, malungkot. Ngunit totoo. Mga kapatid sa pananampalataya, ruling number 5. Panglima na ruling ng mga Islamic scholar, maliban pa sa kufur, ang hindi pagsasala, maliban pa sa pagiging kafir, ikaw ay nagiging musyrik din. Musyrik, ibig sabihin ng musyrik, nagbigay ka ng katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kufur, lumabas ka sa Islam. Wala kang pananampalataya, hindi ka naniniwala sa Allah. Ang shirk, nagbigay ka ng katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang tindahan mo ay mas mahalaga kaysa sa sambayan, yung tindahan mo ang iyong Diyos na itinambal mo sa Allah. Kapag yung opisina mo ay mas mahalaga sa iyo kaysa sa sambahin mong Allah, pumasok ang salatud duhur, na wala na lang ang salatud duhur, hindi ka umalis dahil opisina mas mahalaga, yung opisina mo, Diyos mo. Ano mang bagay na mas mahalaga sa iyo kaysa sa sambahin mong Allah subhanahu wa ta'ala, pagtatambal. Yang classroom mo, mas mahalaga sa iyo ang classroom mo sa pag-aaral mo kasi sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinamba mo ang classroom. Kamiting mo, mas mahalaga ang kamiting mo kaysa sa sambahin ng Allah. Lumipas na lang ang wakto, iyo mong sambahin ng Allah, nagiging musyrik bilang katibayan. Na anumang bagay na mas mahalaga sa iyo kaysa sa Allah ay shirk. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ.
at sa mga tao. Mayroong mga nagbibigay ng mga katambal sa pagsamba sa Allah bilang mga karibal ng Allah. Sino? Ito, karugtong. Minamahal nila ang mga iyon na katulad ng pagmamahal nila sa Allah. Ito palang pagpantayin mo ang pagmamahal mo sa isang tao o kaya pagmamahal mo sa isang bagay o pagmamahal mo sa isang gawain o pagmamahal mo sa isang kayamanan. Pag pinagpantay mo at ng pagmamahal mo sa Allah ay shirk, ano kaya kung mas mataas pa ang pagmamahal mo sa asawa mo kaysa pagmamahal mo sa Allah? Mas mataas pa ang pagmamahal mo sa trabaho mo kaysa pagmamahal sa Allah? Mas mataas pa ang pagmamahal mo sa tindahan mo kaysa sa pagmamahal sa Allah? Yan po ay shirk. At sino man gumagawa niyan ay musyrik. Bilang karagdagan, ngunit ang mga yaong nananampalataya, mas minamahal nila ang Allah na mas higit kaysa sa ano paman. Yan ang mu'min. Ano mang bagay, sekundary sa'yo. Ang first priority sa'yo, ang Allah. Negosyo mo, sekundary, first priority ang Allah. Opisina mo, sekundary, first priority ang Allah. Misis mo, mister mo, sekundary, first priority ang Allah. Yan ang mu'min. Mga kapatid sa pananampalataya, yan ang mu'min. Ngayon, kapag ikaw ay hinatulan ng musyrik, lahat ng nagawa mong kabutihan sa mundong ito, burado lahat. Ang iyong zakah, burado. Ang iyong shahada, burado. Ang iyong hajj, fasting. Lahat na nagawa mo, kahit na mag-jihad ka pa at mamatay ka pa sa jihad, kung wala kang sala, musyrik. Ibig sabihin, burado lahat. Gusto mo ng katibayan? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, at kung binigyan nila ng mga katambal ang Allah, ang lahat ng kanilang mga ginawa ay magiging walang saysay sa kanila. Ibig sabihin po, burado lahat. Walang kwenta lahat ang mga ginawa mo. Bakit? Ganun ka grabe ang shirk na hindi alam ng Muslim. Birnis lang na alala ang Allah. Dumaan ang salatul duhur, asar, maghrib, isa, fajar, martes, miyerkules, huwebes, pati biyernes, salatul jumaa lang. Sabado, linggo, buong buhay mo, biyernes ka lang magsala kung abutan ka ni malakal maut ng sabado. Alam ninyo, seryosohin talaga natin. Ilan ang kaibigan mo namatay? Ilan ang nakita mong kamag-anak mo na tinabunan sa lupa? Ilan na? At ano pang inintay mo? Anong tingin mo sarili mo? Hindi ka rin tatabunan sa lupa. Isipin mo, isang araw ikaw naman ang bubuhati, nakabalo sa puti. Lahat tayo mamatay. Mga kapatid sa pananampalataya, pinakamasama, nakawalan ng hustisya, ang shirk. Inna shirka la zulmun azim. Katotohanan, shirk ang pinakasukdulan, nakawalan ng hustisya. Bakit? Binigyan ka ng Allah ng lahat nang kailangan mo, hangin, tubig, lahat, puso, atay, baga, dugo, buto, laman, hanap buhay, asawa, anak, lahat ibinigay siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sa halip na sambahin mo siya, pasalamatan mo siya, ang sinamba mo, tindahan mo, sinamba mo, opisina mo, sinamba mo, trabaho mo, sinamba mo, kamiting mo, sinamba mo, pag-alagala ka sa mulo. Sa halip na pasalamatan mo, Allah. At dahilan dyan, shirk ay walang kapatawaran na kasalanan. Inna Allah la yagfiru ay yushraka bihi wa yagfiru ma duna dhalika limay yashya. Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah na bigyan siya ng mga katambal sa pagsamba sa kanya, ngunit pinatatawad niya maliban sa sino mang luloobin niya. Dahilan dyan, ikaw na maranaw, na walang sala, ikaw na tausog,
na walang sala, ikaw na Maguindanao na walang sala, ikaw na balik Islam na walang sala, Arabo walang sala, Pakistani na walang sala, anuman ang iyong tribo, nationality, ikaw na walang sala, bawal ka sa preso. Bawal. Gusto mo na katibayan? Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-naru wa ma lidh-dhalimina min ansar. Katotohanan, sino man ang magbigay ng mga katampal sa pagsamba sa Allah ay pagbabawalan siya ng Allah sa paraiso at ang apoy ang kanyang magiging tahanan, at para sa mga zalimun, walang silang mga katulong, walang makakatulong sa kanila. So mga kapatid sa pananampalataya, marami na tayong narinig na khutba tungkol sa sala. Pero mas marami sa atin, 95% pataas Muslim na walang sala. Binabarabarat lang ang pagiging Muslim. Mga kapatid sa pananampalataya, lalong-lalo na ang Salatul Asr. Isang beses lang ang Salatul Asr. Isang beses lang na baliwalain mo lahat ng pamilya mo, lahat ng ari-arian mo ay katumbas ng burado lahat. Isa lang na Salatul Asr, ito pa kaya araw-araw walang Salatul Asr, Biyernes lang. Gusto mo ng katibayan? Sino man ang sadyain na baliwalain ang Salatul Asr ay katumbas nang nawala ang kanang pamilya at nang ari-arian. Sahih al-Bukhari, authentic na hadith. Imagine mo na yung buong pamilya mo pumanaw sa undoy, bagyo. Isipin mo na lahat ng ari-arian mo tinangay ng bagyo. Katumbas, isa lang na waktu, Salatul Asr. Pangalawang hadith, sino man ang kanyang baliwalain ang Salatul Asr, lahat ng kanyang mabubuting gawa, lahat ng ginawa mong ibada sa buong buhay mo, nagpasting ka, naghajj ka, lahat ng mga sambayang mo, lahat ng ngayong sala, lahat, burado lahat. Sahih al-Bukhari. Ngayon, ilang Salatul Asr ang pinakawalan mo, kapatid? Araw-araw, wala kang Salatul Asr. Lagi kang back to zero, back to zero, back to zero. Inabot ang kanyang malakal mo, tapos ka. Ang iyong mga good deeds, back to zero. Samantalang ang iyong mga evil deeds, mga masasamang gawa, hindi na babawasan. Yung mga mabubuti mong gawa, burado lahat, back to zero. Ngunit ang mga nagagawa mong kabutihan, tuloy-tuloy. Paano mo kukuwintay ng sarili mo? Ngayon, dumako tayo sa mga naibubunga. Mga naibubunga ng pamumuhay na walang sala. Ito ang pinakamatindi sa lahat. Mga bunga. Number one na bunga ng pamumuhay na walang sala. Kapag ikaw ay namatay ngayong araw na ito, hindi ka karapat dapat nagawaran ng Salatul Janasa. Hindi ka po pwedeng sambayangan funeral prayer. Sino man na hindi nagsasala at namatay, hindi karapat dapat. Kaya yung mga ustad ng mga matitino, kapag sinabi nila, sino ba yung namatay? Si Pulan. Nagsasala ba yan? Hindi. Magdadahilan yan. Iiwasan ang bangkay mo. Ang huhuga sa bangkay mo, yan ding mga ustad-ustad kuno na wala rin alam tungkol sa rulings na binabasa natin. Kahit sino, kahit ano pa, ipaligo mo sa kanila, papaliguan nila. Ngunit ang matino na ustad, pag alam niya hindi ka nagsasala, magdadahilan, maghanap ng paraan para huwag niyang mahawakan ang bangkay mo. Mga kapatid sa pananampalataya, ni ipagdua ka, hindi ka pwedeng ipagdua. Anak mo na hindi nagsasala, ni ipagdua, hindi mo pwedeng ipagdua. Bilang katibayan, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam natin ang kanyang tiyuhin. Kung gaano nagtrabaho ng husto para protektahan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipagtanggol, dependihin siya, kung ano-anong ginawa ng kanyang tiyuhin. Ngunit doon naghingalo ang kanyang tiyuhin, sabi niya, Angkel, bigkasin mo ang La ilaha illallah,
para sa araw ng muling pagkabuhay, maipagtatanggol kita. Pwede ako manindigan para sa iyo. Pwede ako mamagitan para sa iyo. Hindi talaga siya nag-Muslim hanggang sa namatay. Nung namatay na siya, dahil mahal na mahal sa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinagdua ng kapatawaran. Siyempre tiyuhin niya, mahal na mahal niya, ipinagdua niya ng kapatawaran. Lumabas itong ayah. Ito yung ayah na lumabas. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ma kana lin-nabiy walladheena amanu ay yastaghfiru lil-mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Ito yung ayah. Propeta mismo hindi pinayagan na ipagduaan ka ng tiyuhin. Tiyuhin niya na nagpakahirap-hirap para sa Islam. Ngunit hindi na Muslim. Anak mo pa kaya? Tatay mo pa kaya? Nanay mo pa kaya? Kapatid mo pa kaya? Asawa mo pa kaya na ayaw mag-Muslim? Ito yung kahulugan. Hindi na babagay para sa propeta at para sa mga yaong nananampalataya na humiling ng pagpapatawad ng Allah para sa mga musyrikun. Mga musyrik. Nagbibigay ng katambal sa Allah. Dagdag pa. Kahit na kamag-anak pa, kahit na nanay mo, tatay mo, kapatid mo, anuman, matapos na maging malinaw sa kanila ang kanilang kalalagyan sa apoy. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalataya, yung asawa mo na ayaw magsala, kapag namatay yan, hindi po pwedeng sambayangan. Hindi po pwedeng ipagdua sa Allah dahil siya ay musyrik. Pangalawang bunga, kung hindi lang siya mabubulok, mangangamoy, kakalat ng peste sa sambayanan, wala siyang karapatang ibaon sa lupa matapos siyang bigyan ng Allah ng katawan, at pagkatapos binigyan ng lahat ng kailangan, ang sinamba niya ribulto, ang sinamba niya tindahan, ang sinamba niya opisina, ang sinamba niya kamiting, matapos bigyan ng Allah ng lahat ng kakailanganin, iba ang sinamba, wala siyang karapatang ibaon sa lupa. Ibig sabihin, hindi po pwedeng ilibing. Ganito katindi. Ganito kaseryoso itong walang salah na sa atin ang mga Muslim. Binibiro-biro lang natin. Pangatlo, number 3, na bunga ng walang salah. Kapag namatay ka na anak na hindi nagsasala, ang mga magulang mo na Muslim, hindi pwedeng magmana sa kayamanan ng walang sala. O kaya kapag ang magulang ay Muslim na nagsasala, walang karapatan ng anak nila na walang sala na magmana ng kayamanan. Kaya sa mga balik Islam, paalala, ikaw na nag-Muslim ngayon, ang tatay mo na mayaman, nanay mo na mayaman na kafir, musyrik, kapag namatay sila, hindi ka po pwedeng mag-inherit. Walang inheritance. Hindi ka pwedeng magmana sa kayamanan ng kafir, kakayamanan ng musyrik, ikaw ng Muslim na anak. Ganon din, ang magulang na Muslim, magulang na mu'min, hindi pwedeng bigyan ng mana ang kanyang anak na musyrik na ayaw sumamba sa Allah. Bunga, numero 4. Ito, napakarami ng hindi nila alam ito. Napakarami ng hindi nila alam itong punto na ito, ruling na ito. Lahat ng binabasa namin sa inyo, mga rulings ito mula po sa fatwa Islamiya ng Saudi Arabia. Number 4. Ang kinatay ng maranaw na walang sala, kinatay ng tausug na manok na walang sala, kinatay ng Maguindanao na walang sala, kinatay ng balik Islam na walang sala, Arabo na walang sala, anuman tribo, hindi halal na kainin pag walang katay. Dahil ang status mo, shirk at saka kafir, hindi katulad ng mga Kristiyano at mga Yahudi na nabanggit sa Quran na pwede natin kainin ang kanilang kinatay. Basta kinatay sa kutsilyo, at ang kinatay nila pwedeng kainin na hayop, manok, baka, kambing, ganyan. Na
nabanggit sa Quran na ang kinatay ng Kristiyano, ang kinatay ng Yahudi, pwede natin kainin. Ngunit hindi nabanggit sa Quran na ang Maranao na walang sala, Tausug na walang sala, Maguindanao na walang sala, Balik Islam na walang sala, ang kanyang kinatay pwedeng kainin. Ang kanyang status ng kufur, ang kanyang status ng shirk, mas matindi doon sa status ng Kristiyano at Yahudi. Number 5. Ito ang pinakamasakit. Marami sa atin hindi kayang gawin to. Pero kailangan iparating namin sa inyo. Kapag ikaw na tatay at saka nanay, nagsasala 5 times a day, anak mo ayaw magsala. Lahat ng pangaral ginawa mo para mapagsalay ng anak mo, ayaw magsala. Palayasin mo ang anak mo. Misis mo, ayaw magsala, palayasin mo ang misis mo. Mister mo na ayaw magsala, mayroon kang karapatan na makipagtalak, makipag-divorce. Kung ayaw nila lumayas, sabi ng fatwa ni Sheikh Bembas, Rahmatullahu alay, ikaw ang lumayas. Ito, pinakamatindi na hukom ng mga Islamic scholars. Ipinarating namin sa inyo ng buong buo. Desisyonan mo. Mamumuhay ka na magpapatuloy na Biyernes lang ang sala? Na inabutan ka ni Malakalmot ng araw na ito? Iniiwasan ka ng mga matitino na ustads? O mula sa araw na ito, tututuhanin mo na ang pagiging Muslim. Hindi Muslim sa pangalan, hindi Muslim sa tribo, Muslim sa sala, 5 beses. Araw at gabi. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mamuhay ka na muslim. At kung mamatay ka na muslim pa rin. Sukatan ng pagiging muslim, salah. Pag sumikapan mo na ang buhay mo ngayon, Muslim, namumuhay ka ng Muslim, na kung datnang ka ni Malakal Maut, ay datnang ka niya na Muslim ka pa rin. Yan ang pinakadabes na tagumpay, pinakadakila na tagumpay, ang ikaw ay mamuhay na Muslim at mamatay na Muslim. Itong khutba natin na ito ay sinabi natin kanina, masakit sa tainga. Hindi namin hangad na pasamayin ang loob mo, kapatid. Trabaho lang. Walang sino man na individual, na personal na pinapatamaan, kung hindi lahat tayo. Bato-bato sa langit, huwag magagalit, para sa kabutihan mo ito. Lahat, walang sino man individual na pinatamaan, lahat tayo. Trabaho lang, kaya tayo tinawag na the best. Tayong mga Muslim, bakit tayo tinawag na the best sa lahat? Ay sapagkat iniuutos natin ang mabuti, ipinagbabawal natin ang masama, nananampalataya tayo sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kayo ang pinaka-the best na kailanman pinalitaw sa sangkatauhan. Iniutos niyong al-maruf, kabutihan, at ipinagbabawal niyong al-munkar, kasamaan, at nananampalataya kayo sa Allah. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, kailanman hindi babaguhin ng Allah ang kalagayan mo hanggat hindi mo binabago ang sarili mong kalagayan. Mamili ka. Mag-decision ka. Mamumuhay ka na kafir, pangalan lang Muslim pero kafir ang pamumuhay, at mamatay na kafir, o mamumuhay ka na Muslim at mamamatay na Muslim. Tandaan mo, bawat isa sa atin, araw-araw minus one day. Then isang araw, last day mo na pala. Hindi po araw-araw plus one day, araw-araw minus one day.
Then isang araw, last day na pala. Buong buhay mo, wala kang sinamba kundi ano ang gusto ng sarili mo. Wala kang sinamba kundi tindahan mo. Wala kang sinamba kundi opisina mo. Ayaw mong sambahin ng Allah. Pagdating ng kahuli-hulihan mong hininga, makikita mo ano ang inihanda mong baon sa kabilang buhay. Nawa, patnubayan tayo ng Allah. Nawa, buksan ng Allah ang ating mga kamalayan. Mula sa araw na ito, isumpa ng bawat isa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa araw na ito, magpa 5 times day ka na magsamba. Hindi Biyernes lang. Amin ya Rabbal Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wassalatu wassalamu 'ala rasulillahi walhamdulillahi rabbil 'alamin.